Kindot ka, girl. Yan, good morning, everyone. Yan, di ba? Kahit bagong gising tayo, kailangan fresh pa rin. Bakit ako nag-video? Bakit tayo nag-video? Kasi, nag-video ako para... sa purpose na... to help you, especially sa mga first year, para makita nyo kung ano ang university vibes at ang mismong university natin, the Batangas State University Alangilan Campus. So, it will be presented by our program and our event, Crack That Culture Shock. So, yun. Watch it, guys. Mamaya, tutur natin kayo sa ating university. But for now, prepare muna ako. No, bye-bye. Maya ulit. Ayan, so set na yung... Set! Ayan, so settled na lahat yung baon namin and lahat ng dadalhin namin for OJT. And syempre yung sarili ko, settled na rin. Ayan, set na lahat. So, inaantay ko na rin mga kasama ko papunta sa ating university. So, mag-tutor tayo kasi sa university. Bakit ko kasi naisipan itong video na to? Ang purpose kasi ng video nito para ma-tour kayo sa ating school, university, Batangas State University, Alangilan Campus. And especially ito ay para sa mga first year natin na talagang wala pa gaanong background sa ating university. And ngayon, watch out guys this video kasi itutur ko kayo sa ating university, Batangas State University, Alangilan Campus. And disclaimer, gagawin ko tong video na to kasi OJT ako and pwede kong gamitin yung vacant time ko para makapag-tour. Like yung lunch time ko, 1 hour allotted yon. So, pwedeng kumain ako saglit and then magkaroon tayo ng tour sa ating university. And pwede also, anong oras na ngayon, maaga kami pumasok para makapag-tour sa ating university. Chan! So, good morning everyone! Papunta na kami ngayon sa Batangas State University. And kasama ko ngayon ang mga kuyas and ates natin sa PCE. Si Kuya Mimo yung nag-video sa atin ngayon. Tapos si Ate Sharon. Thanks to Ate Sharon kasi gamit natin yung camera niya. Don't forget pala na wear your ID pag pupunta ng school and also yung protocols natin when it comes to safety and health. Kailangan nating gumamit ng face mask. And also, recommend ko din kapag may face shield, gumamit din kayo ng face shield. Ayan, so habang naglalakad kami, nakikita niya yung view. Ay, Ate Chelan. Kaya Mima.
Sila yung mga OJT buddies ko. So, nandito na kami ngayon sa harapan ng university and para makita nyo yung view namin, montage natin. Guys, papasok na tayo sa gate. Yan, so ngayon, may social distancing tayo dito kasi yung health protocols need nating sundin. Ang mga buildings and establishment, kailangan nila na survey, parang form na pipilapan. So, kasama din ito sa protocol sa araw-araw dito sa Batangas State University para ma-locate nila ang mga pumapasok at tumalabas ng school. Ayan. So, thank you po, nurse. So yan, tapos na kami sa mga kailangang gawin during sa pagpasok natin sa BSU Alangilan. So pakita ko ngayon yung view natin. Nandito tayo ngayon sa famous hallway ng BSU. Dito lahat dumadaan, halos lahat ng estudyante. So ngayon, nasa may hallway tayo ng part ng CIC at building. Tapos kung hindi ka dyan doon, papunta sa hallway ng papunta sa SAPA building. Cut mo, ulitin mo. Cut daw po, sabi ni Direktoran. Dito tayo ngayon sa hallway na malapit sa CIC building. And mamaya may intersection doon na hallway din. Punta naman sa shop pag gano'n. During our stay dito, ito talaga yung dinadaanan ng mga student papunta sa different buildings kasi sinisita ng guard kapag dito tayo kasi dito dumadaan yung mga sasakyan. Yan. At alam niyo pa guys, meron ditong famous na famous kahit sino sigurong pumunta ng SAPA building alam yung amoy. So, papakita ko sa inyo. So, siguro pag nakita to ng mga second year up to fifth year, magpapakiramdaman nila or mareminis nila yung kung ano yung halimuya ng ating hallway dito. Then, nakakita nga ako sa Facebook na picture nun, as in, ang caption, as in that you can smell. Ito. Yan. Hindi po na tayo. Building na tayo! Nakakamiss yung guide sa SAPA building kasi super dami laging estudyante dito sa SAPA building.
nasa harap tayo ng pinaka love naming building sa lahat, ang Shapa Building. But before ko introduce sa inyo ang Shapa Building, isa sa pinagmamalaki din ng BSU, lalo na kapag may mga bisita, creditors, is itong fountain yan. Mapapansin nyo, wala siyang laman kasi hindi naman siya magagamit ngayon. Pero lagi siyang bukas kapag may bisita. So automatic kapag bukas to, sabi-sabihin namin may bisita dito sa BSU. It's either mga investors, mga partnership, and also mga accreditors. So tara dito sa Shapa Building. Parang kapag nandito ka na sa building, parang napaka grabe ng vibes. University ng university, parang sala Princeton or Harvard. Nakakagustang BSU Alangilan. So, nandito na tayo sa ground floor ng Shapa Building. Pero bago ko tayo kumakyat sa Shapa Building, pakita muna natin yung bubungad sa atin when it comes na pumunta na tayo sa Shapa Building. So, meron tayo dito. Ano nga tawag dito? Standing ng Shapa. Super artistic ng Shapa Building. Kaya, mas ma-excite kayo sa pagpunta dito sa Shapa kasi super laki ng building na to, and marami kayong makikita ng laboratories, rooms, and nandito din yung amphitheater natin sa taas. Ito yung famous na hagdan, and meron din tayo ditong student belief lang naman na always keep right, para sabi kasi nila kapag daw nag left tayo tapos pataas tayo, maladagdagan daw ng 1 year. So paniniwala lang naman yun. Nasa sa atin pa rin kung gaano katagal tayo mag-stay dito. And nasa pagsisikap natin yan. So yeah. Nandito naman tayo ngayon sa gilid or sa main door ng student canteen. So, student canteen, university canteen. And ngayon, sarado siya kasi walang mga tao. And napaka-swerte ng EIM department kasi konting lakad lang mula sa mga rooms natin and laboratories. Nasa canteen na tayo. So, walang reason para hindi kayo umatid ng klase ng walang laman ang chan. Visit lang kayo sa canteen kasi maraming pagkain dito. So, tutur ko naman kayo sa ating EIM department. So, ano ba yung mga facilities na meron ang EIM department? Yan, hashtag EIM cares. So, una, nandito tayo sa Beehive. Beehive means Builder's Hive for Senior Projects. Kasi ito ay ginagamit itong laboratory na to for thesis ng mga fifth year students. So kung ngayon nag-i-tutor na kayo, yung mga fourth year natin ang makakagamit nito. Dito kinokontak nila yung mga testings nila and other things na related sa thesis nila. And dito naka-base ang ating faculty na member na si Sir Al, ating program chair also. Sir Al. Yeah, so medyo cute natin. Yeah. Ngayon, next naman natin. Faculty office. Taon na natin na may mga faculty members ngayon na pupunta dito ngayon sa school. And bukas yung ating faculty office. Nandito lahat ng mga faculty members, and especially yung ating during may klase, wala silang klase, dito yung office nila. Ano daw? Simula dito hanggang doon, medyo malayo, pero papakita ko mamaya ang montage nito. Ito yung mga laboratories natin. Hindi basta-basta laboratories kasi napakagandang laboratory ng EIM kasi fully equipped siya and ang daming mga devices and trainers na makatatagpuan dito at magagamit nyo talaga, which is functional din talaga sila. So una dito,
ang ESL, tinatawag namin siyang ESL or Electronic Systems Laboratory. So, and then, this room is called the PEMEC Laboratory. PEMEC, usually mga seniors talaga yung nag-stay dito sa PEMEC. Sila yung mga parang laging nag-i-stay sa PEMEC. So kami noon, 3rd year, hindi pa kami nakakapag-PEMEC. Pero ngayon, 4th year and 5th year, senior years, nakakapag-PEMEC na kami. So yan. Marami dyan computers and other equipment na magagamit natin for our projects and for discussions. Also, we have here the SSL or the Signals and System Laboratory. So, sa SSL, combined siya ng mga computers, mga workstations, and also, meron ding part dito na pwedeng mag-discussion and may mga chairs din dito. So, ginagawa din siyang room for discussion and also for workstation. Parang pinakamalaki siyang part ng laboratory kasi kasama niya dito yung sa technician room. So, yung technician room, doon tayo magpapaalam, maghihingi ng guidance, regarding sa mga equipment na hihiramin natin. And super accommodating ng lahat ng mga staffs dito when it comes sa laboratories. Yan, so nasa CIT building tayo. Tapos punta tayo ngayon sa fourth floor. So ngayon din yata functioning yung elevator, so maglalakad tayo na. Maganda yung building. So, kita ko sa inyo yung dinadaan na natin hagdan. Yan, nasa third floor na tayo ng CIT building and pakita ko sa inyo yung view natin ngayon. Tayo ngayon sa main gate ng BSU Alangilan Campus. So ngayon, edit pa yung vibes kasi pakunti tayo ngayon dito kasi online class. Pero ngayon, pakita natin yung main gate natin. So medyo social tayo dito sa BSU kasi meron tayong RFID. Tatapad nyo lang yung ID nyo dito. And then ito na yung magsisilbe, parang dito kayo dadaan. And kung hindi kayo naka-RFID, hindi kayo makakapasok. So haramin tayo ng mga guards natin. Experience sa mga ganito, kasi minsan dito namin natutunan yung patentero. Kasi minsan kapag mali yung back mo ng ID tapos nalagpas ka na agad, napapagsarahan ka nitong part na to. So kailangan attentive kayo at medyo mabilis sa pagtatap ng ID nyo, then lagpas na kayo kasi minsan masakit talaga dito kapag kayo ay na harang nung anong tawag dito? Basta yung pangharang dito. So, syempre sa main gate natin, nandito yung makikita nyo yung proper dress code na in-implement sa ating university and yung mga guidelines depende sa kung anong rules na pinag-implement na ating university. And dito, ito yung kauna-unahan yung way para makapunta kayo sa different part ng inyong pupuntahan, like sa different building ng colleges natin, papunta sa Shafa building, sa CICS building, and then sa CE building, doon sa dulong part. So, tara! Nakikita nyo din dito yung mission and vision natin. And then, the core values. So, bago na yung ating vision. So, ngayon, nakikita nyo yun.
premier national university. Watch it, guys. Vision natin yon. So, nandito na kami ngayon sa dorm namin and kasama ko ngayon si Ma'am Chichelan and our cutest junior, Cherish. Ayan, so, share ko lang yung experience kanina sa tour natin, sa whole journey sa araw na yon sa paggala paminsan-minsan sa BatStateU-Alangilan Campus. Kasi kanina, super... Pagpasok pa lang namin, nakita namin yung stair hub, super parang fully, hindi pa naman siya 100% gawa, pero talagang ang ganda na ng kinalabasan ng building, so parang wow, namangha kami. And of course, habang naglalakad kami sa hallway kanina, super nag-flashback, paano ba yung flashback? Parang ganun. Nag-flashback kanina sa amin yung mga memories, experiences, and of course, yung mga taong nakasalumuha namin na experience namin kanina yung mag-long sa aming mga friends, sa faculties, and also sa mga tropa namin dyan sa BatStateU-Alangilan Campus. So, yun. Super ganda talaga ng BatStateU. Ngayon, iba nga lang ang ambience kasi konti lang kami doon, yung mga OJT buddies lang, and of course, yung mga staffs na nandoon and nag-work, and yung mga guards. And kahit ganun pa rin yung ambience, parang iba pa rin yung feeling na kapag tumapa ka sa BatStateU na after the pandemic na ilang months, 5 months almost, and ngayon, talagang nakita natin yung BatStateU. Kahit kami yung naging platform sa pagkakakita nyo ngayon sa BatStateU. Sana nag-enjoy kayo at especially sa mga first year na motivate kayo and mas nagkaroon kayo ng background sa napakaganda nating Alangilan Campus. And we are still rooting and waiting for all of you first years and sana lahat ng second year, third year, fourth year, and fifth year ng EIM Department, also the Batangas State University, ay magkakasama-sama tayo, hoping soon na talagang maging okay na yung situation para sama-sama tayo. Always remember, excellence continues everywhere because GISAT cares and EIM cares. Bye-bye!